Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, ang ulilang lupain magaon ng tigang ay muling sasaya. Mananaliwa at mamumulakla ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Liban at mamumunga ng sagana tulad ng Karmelo at Saron. Mamamasda ng lahat ang paninginan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang maninang kamay at patapagin ang mga turo na lupay-pay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, takasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at iligtas ka sa mga ang mga bulag ay makakakita at makakarinig ang mga dinig. Katulad ng usa, ang pilay lulunda, aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa lugar ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadalon sa ilang. Ang umuusok na dumaminan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang dating perahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahin. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawagin landas ng kabanalan. Ang mga makasalanan at mga hangal sa landas na ito ay di makakaraan. Walang milyon ang mabangis na hayop na makakalapit doon. Ito'y para lamang sa mga pinubos. Ang mga pinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng pampupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Lungkot at galamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang Poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Aking marinig mula sa Poong ang sinasalita. Sinasabi niya ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Kung man sisisi at pinababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang iligtas.
sa ating lupain ay nananatili ang kanyang pagpinak. Ang Diyos ay darating upang tayo ay kumusti. Ang pagtatapakan ng pag-iibigay magkagaupalan, ang kapayapaan at katwiran magsasamang ka na. Sa balat ng lupay, pawa, ang nagahari iyaw na pagtataka at ang katarungan may maghahari mula sa itaas. Ang Diyos ay darating upang tayo ay kumusti. Gagawin mahulan ng Panginoon Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubunang mainam. Sa harapan niya ay maghahari pawang katarungan. Magiging payapa, susunod ang madla sa kanyang daan. Ang Diyos ay darating upang tayo ay kumusti. Amen.
putih. Bakuwa putih. Yung kanilang bubong ay gawa ko sa dayaga at putih. Kaya makita natin dito siguro magtatanong kayo kung paano nakapasok ang mga may dala ng isang paralitikong nasa higaan. Wala silang madaraan gawa ng dami ng tao. Yung kung well, meron pong ibang malalaki ang bahay. Pero normally po ay yung mga original structure ng bahay ay hindi naman masyadong malalakihan. Meron po kami pinuntahan doon sa Katarnaon na sample, excavate, meaning to be the house of the mother-in-law of Peter. Yung bilang ng San Pedro. Malaki rin siya. Kailangan, kapag malalang talagang tao, ay mahirap na kasi maraming mga malalaking dami. Katulad po halimbawa yung kanilang tinatawag ng papayan. Malalaki pala yung papayan. Lagay ng kanilang tubig. So, yung kanilang kitchen, yung kanilang halimbawa kitchen kasi mayroon doon din sila nag-ibig ng tinapay na walang libadura. Kaya mayroon silang pugon. Kaya kung tusin ko ay masigit. Kaya kung may mga tao sa loob ay talagang hindi makapapasok kung may dala o may sakit na nasa higaan. Tulad mo ng bawa ng stretch. Hindi mo kasi basa-basa na ang pasok doon. So kaya, ano ginawa nila? Pinutas nila yung bubungan. Dito po, binahagi rito sa ngayon ng isang bukas ay hindi yung pananampalataya ng mga tao nagdala doon sa paralitiko. Kundi ang binigyang person ko rito, siguro po ito yung isang magayo. Ang binigyan dito ng pansin ay ang kapangyarihan ni Jesus na magpatawa ng kasalanan. Ang magpatawa ng kasalanan. Kasi para po sa mga Hudyo, ang pagpapatawad ng kasalanan ay may bibigay lamang ng Diyos at pwedeng tanggapin ng tao doon sa tinatawag nilang paghahandog sa templo ng Jerusalem. Doon lang sila pwedeng maghandog sa templo ng Jerusalem. Doon lang sila pwedeng magsakripisyo. Yung kanilang sinagoga, hindi ka pwede mag-sacrifice doon sa kanilang sinagoga. So, kaya kung yung mga susunungin nito ay doon lamang inilalaan sa templo ng Jerusalem. May mga ibang mga pagkakataon na naghandog ng alay sa field but these are exceptions. Ang talagang lugar para sa mga Hudyo ng paghahandog ng mga alay yung tinatawag po natin animal sacrifice ay sa templo ng Jerusalem para sa kapatawaran ng kasalanan
Ginawa ng ating pamamaraan para makamit ang tao ang kapatawaran. Dito ay maliwanag na in-offer ni Jesus ang kapatawaran ng kasalanan ng tao nito. Na dahil din siya nakita na kumutusin yung pananalig, hindi yung tao, ngunit yung kanyang mga kasama na nagdala sa kanya para makarating kay Jesus. At yung hinahighlight dito ay ang kapangyarihan ng Jesus na magpatawad ng kasalanan. Alam nyo, sabi na natin, kung minsan hindi natin napapansin yung sakramento ng kumpisala sa pagpapatawad ng kasalanan, ilang bahagi po na ipinagkakaroon ng buong kapag isang biyaya na open para po sa atin. Kasi ay kaya po si natin mga kapatid na protestante, wala po yung sakramento ng kumpisala. Wala tayo lamang ang may sakramento ng kumpisal. Pinanaligan natin na pinatatawad tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang alagad, yung paa. Kasi ipinakita ni Jesus na siya ay kapangyarihan ng magpatawad ng kasal. At ito ay binigay niya ang kapangyarihan ito sa kanyang mga alagad. Kaya sana po makita natin na nakilang biyaya yung iba ng mga kapatid ng protestante. Pwede silang mag-umpisa. Mag-umpisa sila sa Diyos, diretso. But they will never hear a confirmation. They will never hear ang mga salita pinagtatawag kita. Hindi nila maninig. Yung kanila lamang ay pag-ami o pagsalita ng kanilang kasalanan diretso sa Diyos. Pero wala po direct assurance kung sila ay pinatawad ng Diyos. Kasi nobody will tell them unless siguro may tinig na maninig sila na masasabi sa pinatawad na kita. Sabi na, mayroon. Mayroon. Kaya isang bahagi ng makusahan, no? May sinabi ni Jesus, pinatatawad kita sa iyong mga kasalanan. At para patunayan ni Jesus na iyong kapangyarihan siya magpatawad ng kasalanan, ginawa niya, ginagaling niya ang kanyang karakter, yung pagiging maraming ka. Kasi po, maliwanag po sa pamantayan, maliwanag po ito sa lahat ng mga Kristiyano na ang kakambal ng kasalanan ay kaparusahan. Kaya yung paniniwala, at ilang po mga Kristiyano, pati po mga buto. Kaya ang sa tingin nila, kaya itong taong ito ay isakit kasi may kasalanan. Spiritual sickness equals physical sickness. Yun yung pagtugon. Kaya kung pinagaloy ni Jesus yung kanyang physical, yung kanyang pagiging paralitiko, na epekto ng kasalanan, yun yung pinapaniwalaan na ang pinatawad siya sa kanyang isa. Kaya ano sabi niya sa kanyang mga nakikinig, ang sabi niya ay alin ba ang lalong madali ang sabihin sa parehong kong pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan, huwag sabihin tumitig ka at tumakas. Patutunayan ko sa inyo na kanang ang tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga
kasalanan. So, ito po yung ating pamantay. Pero yung ating partiyos, ay sana po ay magkaroon tayo ng hindi ng pagkapatibay na isa po sa sakramento na hindi namin ginagamit na readily available sa atin. Akaunting lang po yung gumagamit na ipamita po namin ng elin yung sakramento ng pag-umisa. Yung sakramento ng pag-umisa. Kung naman sa ating kaulang, may mga nangumisa. May mga nangumisa, pero hindi ganun. Katindi yung pagkaunawa natin. Kasi ang akala lang siguro natin ay para lamang sa malaking kasalanan. Malaking kasalanan. Ay hindi yung siguro natin nakikita na ibinibigay ng Diyos ang kanyang pagkabatawan sa sakramento ng pag-usal. Kaya, bakit hindi natin i-grab yung oportunidad na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos? Na kung itusin po ay absent sa maraming pananampalataya. Maraming absent sa pananampalataya. So, balamagin, ito po yung binibigyan natin ng pansin, kumapansin po ninyo sa dalawang linggo na nakalipas, yung dalawang araw ng linggo. Pero sana po ay higit natin mapagtibay. Higit natin mapagtibay na huwag natin sayangan, lalong-lalong na ako bukas sa kumpisalang bayan, ang pagtanggap natin ng sakramento ng kumpisal. Sabagat, makita po natin na kung ang kasalanan ay tunay na nagdudulot ng kapahamakan, ang pagkawala ng kasalanan ay ang pag-aalis ng oportunidad na rin na magurusa tayo sa epekto ng kasalanan. Bagamat hindi ho natin nakikita ng tahasan katulad po ng tahasan pagpapagaling ni Jesus sa paraliko. Hindi natin nakita yung kagalingan ng katawan o ang pag-aalis ng epekto ng kasalanan na maaaring kahirapan, anumang uri ng kahirapan. Pero sabi yung ahon, ay hindi may alis na every time na tayo ay nakumisa, nakakaramdam tayo ng kaginawa. Yun po ang makita po namin. Gawin po nila yung kalimitan na naranasan ng tao, taos-puso ng umisa. Nagkakaanan siya sa oras na siya yung umisa. And that is already an effect na rin ginawawasan ng Diyos ang dulot na epekto ng kasalanan. Inaalis na ang anumang epekto na maibibigay sa ating buhay na kung tawagin natin ay kahirapan. Maraming kahirapan. Pag-aalala, sakit, yung pong problema na inaharap natin, naging masalimot yung ating buhay, hindi natin malaman kung ano yung ating gagawin. Peace of mind, yung
ang kapalatagan ng puso ay marami ho. Marami ho. At yan eh, sana lang may ibibigay sa sakramento ng kumbisan. Kasi yun ay maliwanag na yung pagpapawi ng kasamaan, pagpapawi ng kasalanan. Naalala ko tuloy yung sabi yung isang exorcist sa Roma. Nilagay ko one time sa aming profile picture. Sabi ko ay, a confession is better than exorcism. Confession is better than exorcism. So, ibig sabihin, sa exorcism, ano ba yung exorcism? Inaalis yung demonyo sa iyo. Sin the same. Kasi hindi mo nga ng state of sin. Malaki man o maliit, ay mayroong bahagi ng pagkademonyo doon. So, bahagi mo na kung saan na yung mga dati. Well, siguro kung kawalan ang sinabi na natin kapag exorcism, malala na yun. Pero, ang ibig sabihin ko yung epekto ng pagluduro, kasi pareho naman ang nag-aalis ng masamang espiritu, pareho nag-aalis ng kasalanan at epekto ng kasalanan. Pero yung confession na makita ko natin ay bahagi ng usa ay isang mas malawak na pag-inilay na pinapanatili natin ang ating sarili na mahilis sa harapan ng Diyos. Kaya po, ito yung palaging binibigyan ko ng pansin. Kung sabihin niyo, Father, isa lang ko, dalawa lang ko, isa lang ko. Huh? Basta yun, kung isa lang ko, isa lang ko, dalawa. Hindi mo naman yun. Kung isa na makita natin, kaya nangyibitaliyan yung aking pangungkisal. Bakit? Matagal tayo hindi naman pangungkisal. Kaya nga ng ating pinungkisal. Samantala kung nangungkisal tayo, twice a year, or sabi ng mga sana, every month, kung magagawa natin every month, ay mas maganda. Kasi hindi namin tinatatagal ang kasalanan. Kaya nga sabi natin, when you sin, you are in the state of sin. And when you are in the state of sin, you are not in the state of grace. And when you are not in the state of grace, yan ang tawag ng iba kaya rin. Kapag you are in the state of grace rin, nasa grasya ka ng Diyos. Kapag wala ka na sa state of grace, ano yun? Wala kang grasya ng Diyos. Ang tawag natin yung iba yun, disgrasya. Wala kang grasya, kaya disgrasya. Kaya kung kumisa, makikita namin, hindi namin kumisa may tindihan. Bakit tayo dumaranas ng mga disgrasya? Why? Because we are not in the state of grace. So, yun po yung nais na ba yung pinamamanig sa atin ng komunika. Kaya, pinagaling yan yung mga umimoy sa akin. Kasi para ipakita na, you are in the state of grace. Yun yung epekto na dulo ng pagpapatawad ng kasalanan na patuloy na ipinagkakaroon ng Diyos sa sakramento ng kumbisan.
Alayang tayo mga kapatid, pagpagahay namin ito yung dami ng Diyos sa mga kapatid. Manalangin din ka, manggapin mo nga ang mga ayaw ng ikaw ay ibigay. Magtulad nga ay nangyayon ng palang paligtas sa mga iyong pamalangin na yung tunay pinabama. Sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa na kami. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo ang Taas sa Diyos at ang Panginoon. Itaas na namin sa Panginoon. Salamanan natin ang Panginoon. Sa pamagitan ng Espiritu na ang Panginoon sa pagsusubok sa Kanya, ay pinaayon ng lahat ng mga problema. Ang pagsilang niya ay pinanamigan ng mahal na bilhin ng Kanya ng tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritu, malamang sa katil niya ang lahat ng isang mga mabungista. Sa Kanyang pagbibig niya, ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa Kanyang pinakilaan. Kaya kayo sa ang mga ang makuli sa iyo ng walang bayo sa malamutan, kami ng bubuli sa iyong kadahilan. Gayun din naman na matapos sa pagpunta ng labatag ng kalis, buling ka niyang hindi sa labatag. Niyabot niya ang kalis na gagawa ng labat sila. At nagbibigil lahat ito, inumingin ito ang kalis sa aking dugo. Nang bago at ulang ang pagtipat, ang aking dugo na ipuhuhos para sa iyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawa ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-aala-ala. Ang misteryo ng pananampalataya. Tinabuhay si Kristo ibabalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ay nang maglalas sa pagdamagay ng iyong pagkabuhay at pananampalataya ng iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaroon ng kaligtas. Kami nagpapasalamat at kami ang nilalapan ng Panginoon sa sarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng buhay ni Kristo ay magugod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingnan mo ang simbahang labanap sa buhay ni Kristo posibukado sa pag-ibig kaysa ni Francis ni Benaventura at ang kanang kapariyan. Alalahanin ko rin ang mga kapatid na nangahintay na may patasan sa limunin mo
kasalanan ng mahal na Birheng Maria, Ama ng Diyos, ni San Jose na kanyang espos, ni San Martin. At ang lahat ng mabanadala mo ay ito sa lintig ng kalibundugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuli sa kanilamay mo. So, pangitan ito na ang aming Panginoon, Jesus Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng sa kanya lahat ng pagpupuli sa iyo. Doon sa mga pangangalilan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa na ang tayo. Amen. Upang lubos na ang pakinabang ang pagkapatawa ng mga kasalanan. Oh.